Welcome to my channel. This is Karamoto Vlogs, no? So mainit na mainit na mainit na vlog, ano? Literal, mga tol, tirik na tirik ang araw, no? Naisip ko mag-vlog ngayon dahil eto lang ang aking free time, no? Daming ginagawang schoolwork, so daming ginagawa activity, pero hindi mapuputol ang pag-upload ni Karamoto Vlogs, no? Hindi, wow. So for today's video, ang pag-uusapan natin ay about sa, may napapansin ba kayo? May napapansin kayo sa sinusuot ko? Sa aking helmet. So, may napapansin ba kayo, mga tol? Yan. So, medyo may pagkamatalas, ano? Medyo may pagka goods-goods ang kanyang ano, spoiler at ang kanyang iridium lens, no? Iba ang kulay ng aking lens, hindi na clear. So, iridium siya, mga tol. At ang vlog na to is about sa pagpapapoki ng helmet. Gamit lang ang dalawa accessories, ano? Hindi mo na kailangan ipadika lang yung helmet, hindi mo na kailangan kung ano-ano pang gawin, ano? Dalawang bagay lang, mga tol. Aftermarket lens at spoiler. Disclaimer lang, ano? Itong vlog na to is, alam ko magwa-work sa mga modelong helmet, sa mga makabagong helmet, ano? Kasi yung mga dekalumang helmet, hindi pa uso yung spoiler dati, wala silang ganon. Hindi pa uso yung iridium lens dati, wala rin silang ganon. So wala kayong mabibiling ganon kung ang helmet nyo is luma na, mga tol. Pero kung kaya naman gawa ng paraan, di ba? Kung pwede naman mag-modify ng pakunti-kunti, bakit hindi, di ba? Woo! So ngayon punta tayo sa akin table. Let's go! What is up, mga tol? Ano? Yun nga, ano? Karong mga vlogs in the house, ano? So yun nga, mga tol, papakita ko sa inyo yung itsura ng aking helmet kapag wala pa siyang iridium lens at spoiler. So ito yung itsura niya, mga tol. Yan, super plain. So hindi siya ganun talagang kaangas, hindi siya ganun kaporma tingnan, hindi siya ganun ka neck breaker, ano? Hindi siya ganun katalas, mga tol. Para ka naman normal na helmet lang, ano? Pero sobrang kinakomment ko tong brand na to na Sek, ano? Sek baka naman, no? Pero hindi sponsored to, mga tol. Talagang natutuwa lang ako sa natatanggap ko na safety para sa binayad ko, no? Yung presyo ng helmet ko is ayan, nakikita nyo, nasa screen, ano? Pwede kayo umorder dyan, mga tol. So, yun yung itsura niya kapag wala pa siyang modification. So, ito yung dalawang modification na ilalagay nyo lang, magiging maporma na yung helmet niya, mga tol. So, ito yun. Yan. So, ano itong dalawang to? Unahin natin to. So, this is a iridium lens, no? Parang siya na medyo maingay yung plastic. So, tanggalin natin sa dito. Yan. Ano nakikita nyo? Sheesh, hindi nakikita. Mabayulit siya, mga tol. Ang magandang angulo. Yan. Iridium lens, mga tol. Mabayulit siya, pero kung makikita nyo, hindi siya ganun ka-dark, di ba? Hindi siya ganun kadilim. So nakikita nyo pa rin ako, natagos pa rin yung itsura ko sa lens na to. So maganda siya, mga tol, kasi marami nagsasabi na kapag ka nag-iridium lens ka, kapag ka dumilim, pag ka kumulimlim, pag ka gabi, wala ka na makikita. Hindi totoo yun, mga tol. May mga iridium lens na nakikita kahit madilim. Kasi yung sinasabi nila na sobrang dilim na lens, yun yung mga dark lens talaga siya. So hindi siya ano lang, yung parang tint. Yun, mga dark talaga yun. Karaniwan nyo may encounter yung mga ganung lens sa mga sobrang lumang mga model ng lenses. Kaya nga itong vlog na to is para lang sa mga modernong helmet. Dahil yung mga makalumang helmet, wala silang modified na lens talaga. Yung iba pinagkakasya lang nila kahit hindi naman talaga para doon. And delikado yun, maaaring tumalas yung pinaka-lens natin pag nananakbo tayo. So itong iridium lens na to, mabibili nyo, ayan, nasa screen, nakikita nyo rin, ano, murang-mura lang to, mga tol. Fit siya sa AGB K5, K3, kung hindi ako nagkakamali ha, K5, K3, fit siya sa Zebra, nakahugis nitong Sek natin na Windstorm, no? So Windstorm version 2, yung version 3 nito may spoiler na napogi. Pero hindi ko ipagpapalit ito doon, mas solid pa rin itong helmet ko na to, no? So yun nga, mga tol, ito yung iridium lens natin na una nating ilalagay, ano? Bago natin ilagay ito, papakita ko muna yung spoiler sa inyo. So ito yung spoiler. Yan, so napakaliit na lang, mga tol. Yan, nakikita nyo, meron siyang mga pattern-pattern pa na ganyan, no? Medyo may detail pa siya, mga tol, nandito sa gilid. So pag tinignan nyo yung loob, meron siyang 3M na tape, ayan, kabilaan, tsaka dito, yan. Tapos itong ilalim na to, meron yung butas. Yung butas na yan, papasukan niya ng maliit na tornilyo na tatama dito sa pinaka air vent ng ating Sek. So sasabihin nyo, yung helmet masisira kasi bubutasan natin. So hindi, mga tol, dito lang siya tatama sa vent na plastic part. Hindi siya sa pinaka shell, so dito lang siya, mga tol, sa vent. So removable to, diba? Napapalitan to eh, removable to. Dito lang magbubutas. Hindi tatamaan yung shell. Hindi masisira yung pinaka shell ng helmet. Hindi pagmumulan ng crack, ano? Hindi tayo magbubutas, mga tol. Dito lang tayo magbubutas sa pinaka air vent. So yan, ibabuhol lang natin yan. Prepare sila natin konti. So papakita ko sa inyo kung paano tanggalin yung stock na lens ng Sek version 2. So angat nyo lang to. So may makikita kayo ditong parang yan.
Kailangan niya lang pababa. Yan. Pag umangat ng ganyan, ayan. Kailangan niya lang pababa yan. Tanggal na yan. Sa kabila, ganun din mga tol. Ayan. Yan. Tapos angat na lang to. So kailangan, nakabukas yung lens, hindi mo siya matatanggalan nakababa kasi nakalock siya nun. Sabi muna natin to. So ngayon mga tol, una natin ikakabit yung ating iridium lens, no, para hindi naman sobrang tagal itong vlog, ano. Yung mga vlog kasi na sobrang tagal, papalit lang ng lens at spoiler. So ganun din mga tol. So itatapat nyo lang siya sa butas nung pinaka ano natin. Yun, apat na siya. So ilayan nyo lang tapos ilalapat nyo. Sabi lang ganun din. Ngayon mga tol, iridium lens pa lang, pogi-pogi na. Solid na mga tol, iridium lens pa lang. Ngayon nakikita nyo, no? So ngayon, papakita ko naman sa inyo paano ikabit yung spoiler. Dito naman tayo sa likod mga tol. So lagay nyo lang sa binti nyo yung ganyan. Tapos tatanggalin natin itong mga 3M na tape, tapos ilalapat lang natin. Tanggal na siya. Bago nyo ilapat, siguraduhin nyo na diretso siya o pantay siya. Kasi pag nailapat nyo na, medyo mahirap talaga tanggalin tong 3M kasi madikit talaga siya. Which is maganda naman yung pag nananakbo yung ating motor at suot-suot natin yung ating helmet para hindi siya lilipad. Tapos na mga tol, nakabit na siya. So ganyan ang itsura niya. Ay, grabe ang pogi oh. Oh, yung itsura niya mga tol. Nakikita yung damit ko, sorry. So yan, ganyan ang itsura niya, no? Solid na solid siya. From this to this. Sobrang angas mga tol. Ang angas niya oh. Oh, meron niyang DOT tsaka ICC. Pogi. Grabe. Oh, yun oh, ganyan ang itsura niya sa taas. Ayan, ganyan na siya. So hindi siya sasalo ng tubig ulan dahil pababa siya. So papalisin niya lang yung ulan. So itong pagkakabit ng tornilyo, hindi ko na maipapakita dahil kailangan to persign eh. O mamaya tamahan ko yung camera. So papakita ko sa inyo pag nakakabit na siya. So mga tol, tapos na siya, no? Ayan mga tol, kung nakikita man, no? Ayun. Ayun siya, yung maliit na yan. So hindi ko na ininitan, hindi ko na sinolder. So ayan, pinwersa ko lang siya konti. Pero make sure na pag pinwersa nyo, hindi tabingi. Kasi pag yan tabingi nyo pinwersa, tatabingi dito yan, kakawang. Ayan, magkakawang dito yan. Pagmumulan ng pagpasok ng tubig, paring matanggal yung dikit ng adhesive. So, gilid, okay. Bilang gilid, okay din. Dito sa gitna, okay rin. So, ganyan ang itsura niya mga tol. So, para mas ma-appreciate yung itsura niya na mas makita niya na mas maayos, ano. Papakita ko sa inyo ng suot-suot ko siya. Let's go! At ayun nga mga tol, ano, napanood nyo na sobrang sulit, sobrang angas ng kinalabasan, ano. Wala namang masyadong komplikadong ibang ginawa, ano, maliban sa paglalagay ng adhesive at paglalapat ng spoiler sa pinakapantay at sa pinakabalansi na paraan, ano. Kasi kapag naidikit mo yan ng tabingi at hinugot mo ulit, malaki yung chance na yung adhesive is mabawasan na yung kapit niya, no? Mabawasan na yung pagka-sticky niya. So may chance na medyo mawala yung dikit, ano, pero ando naman yung ating maliit na tornilyo para hawakan yung spoiler para hindi lumipad, ano. So sana nakikita ngayon sa aking vlog, no, nakikita sana sa habang ginagamit ko siya, ano, medyo maangas kasi talaga siya. Sige, salubungin mo yan. HPG yan pa di, napakata. Oy, pares kami helmet. Pares kami helmet ni sir.
Kaso yung kanya modular, walang kasamang smoke lens nung nabili ko tong aking helmet. Medyo lugi tayo, no? Kasi at the same price, ano, pag bumili ka ngayon ng version 3 na SEC Windstorm version 3, no, meron na siyang kasamang smoke lens at meron siyang kasamang spoiler. Samantalang dito sa atin, binili pa natin ng bukod. Pero yung binili naman natin na shop, no, ng spoiler at lens is mas mura na di hamak. Kasi pag bumili kayo sa SEC Caloocan, sa SEC mismo, ha, sa Manila, sa Caloocan, sa 10th Ave o 11th Ave na ata yung shop nila, lumipat ng location yun, eh. So pag bumili kayo doon, mga tol, spoiler pa lang 700 pesos. Eh magkano lang nagastos natin? Spoiler at lens halos 300, halos 650 to 600 pesos, ano. So yun, mga tol, malaki pa rin yung natipid natin, ano. At the same time, nakapili pa tayo ng kulay. Kasi dun sa pag bumili ka ng bago, kulay itim lang yon, smoke lang yung lens nun. Dito sa atin, iridium lens, mga tol. Dagdag forma na, tapos maganda pa yung visual, mga tol. Kahit madilim, kahit makulimlim, o kahit gabi, mga tol, legit, hindi ako nagsisinungaling. Kita pa rin yung kalsada. Medyo bawasan mo lang ng konti. Example, ano, yung pinaka-tint ng sasakyan, nagpa-tint ng level 1. Parang ganun, mga tol. Yung medyo kita pa rin yung tao sa loob. Hindi ko nga alam, baka nakikita nyo itong mukha ko, eh. Kasi wala akong suot na face mask. So, instant face reveal na agad tayo, mga tol. Yun lang yung dalawang ginapit ko, no, para mapaporma ang helmet. Recommended ko to sa mga makabagong helmet, ano, kasi sa mga luma, wala talagang mabibili na spoiler o lens. Recommended 2017 o mas maganda kung 2018 helmet, hanggang pataas meron yan, mga tol. Yun lang ang gagawin nyo. Magkakabit lang kayo ng spoiler at ng iridium lens. O kahit hindi iridium lens, kahit gold o kaya chameleon, mga tol, popogi ang helmet nyo. Bagay na bagay yan. Maraming salamat kung umabot ka sa part ng video na to, ano. Kung solid subscriber rita, kahit anong mangyari, hindi kita kakalimutan. At kung bagong viewer ka pa lamang, huwag kalimutan i-hit ang subscribe button at ang notification bell para updated ka sa lahat ng mga video nga i-upload ko, ano. At kung meron ka namang balak gawin, no, naiisipang gawin na DIY na videos, ano, check mo yung mga previous vlog ko, baka meron doon mga video na makakatulong sa iyo, ano. Baka meron doon mga DIY na iniisip mo pa lang pero nagawa ko na pala, ano. Ayun lang naman, ano, maraming salamat. Caravana Vlogs, ride smart, be safe, peace out. Shoutout sa lahat na nagpapa-shoutout, na unang-una kay Execroix Official. Pasensya na kung mali ang bigas ko sa pangalan mo. Shoutout Lodi, so shoutout sa'yo, Execroix Official. Shoutout Jeff Moto Vlog, so kilala ko to, supporter ko talaga to, no. Totoo yan sinasabi mga paps, nice vlog. Shoutout naman Idol, right safe vlog, eh. So shoutout sa'yo Jeff Moto Vlog. At big shoutout kay Ruel Olarita, Solid Z200 Double I user. Pa-shoutout po paps Bohol. So shoutout sa mga taga Bohol, shoutout sa'yo Ruel Olarita. So big shoutout sa pinaka-latest na pa-shoutout, Guardiang Gala, no? Louds pa-shoutout, next content mo, ride safe always. So, shoutout sa'yo, Guardiang Gala, huwag ka mag-aalis, no? Wala magbabantayan ang binabantayan mo.